pa dati, walang traffic eh. Moderno mundo, yan ang akala mo. Alam mo ba sa Bayton, mga kapatid? Oh. Panahon pa lang ng mga lolo at lolo ng lolo natin, eh meron ng traffic. Ah, ang traffic yung mga kalesa. Oh, ang tanong ngayon, eh paano ba tayo humantong sa gantong uri ng kalbaryo? At meron pa bang solusyon ito, mga kapatid? Ngayong gabi, babalikan natin ang kasaysayan ng pagbol-bol ng mga sasakyan. Ngayong gabi, dito sa History. Nangyari, chismis noon, kasaysayan ngayon. Traffic? Sus, hindi naman fatal yan. Eh ano ba naman na magkaka-hypertension ka at atakihin sa puso dahil sa matinding stress dulot ng nakaka-imbier ng usad, pagong, na daloy ng mga sasakyan? Ano ba naman yung bilyong-bilyong piso na lulugi dahil kasabay ng mabagal na takbo ng mga sasakyan ang makupad na takbo ng mga negosyo? Ulitin natin, hindi raw fatal ang traffic. Pero bilang nag-apologize na si Kuya, move on na tayo. Kahit mahirap mag-move on sa mga kalsada ng Metro Manila, ikasyam ang Pilipinas sa buong mundo na may pinakamatinding problema sa trapiko. Base yan sa 2015 Traffic Index ng Numbeo, isang multinational research firm. E paano ba tayo humantong sa ganito at paano tayo makakaabante? Pero bago umabante, tara, pumatras muna tayo. Bago pa man tayong masakop ng mga dayuhan, ang mga sinaunang Pilipino tanging sa mga katubigan lang bumibiyahe. Ang mga ilog ang ating mga kalsada. At dito, expert tayo. Yung paggamit ng bangka, no, ay pangkaraniwang paraan na ginamit ng mga ating mga ninuno para makapagbiyahe, no, pumula sa iba't ibang lugar. At mula nung sakupin tayo ng mga Kastila, pinauso nila ang mga kali at gulong. Inalis nila ang mga Filipino sa kinasanayang pagbiyahe sa mga katubigan. Ang mga bangka napalitan ng mga digulong na sasakyan. Nagsimula ang paggamit ng mga kabayo, no, at iba't ibang hayop na pang-travel. Nagkaroon na ng paggamit ng karwahe, paggamit ng mga iba't ibang sasakyan ng kalesa, no, na para makabiyahe ang mga Pilipino, mga Kastila, no, from one place to another. Sa madaling sabi, instrumento ng pananakop ng mga Kastila ang mga karwahe at kalesa. Mas madali nga naman silang makabiyahe sa iba't ibang lupalop gamit ang mga digulong na sasakyan. Hanggang sa naging bahagi na ito ng buhay ng mga Pinoy. At dumami na ang mga nagmay-ari ng kalesa. E kaso mo nun, hindi naman kalawakan ang mga kalsada. Kaya ang ending, kahit mga kalesa, kailangan tumigil at huminto kung minsan. Gaya na lang na makikita sa larawang ito. Grabe, ibang klase siguro dati, no? Ang ganda ng Metro Manila. Walang ano, ka-traffic-traffic, katigit sa lahat. Walang polusyon, di ba? Kala mo lang walang polusyon. Pero meron. Ibang klaseng polusyon ang malalanghap mo nun sa mga syudad ng Maynila. Halika, Box. Ano yan? At least organic yan, di ba? Kung kabayo yung ginagamit mo at kung kalabaw, siyempre, nagdudumi yun. Mm-hmm. So, of course, hindi naman nalilinis yung kalsada palagi. Mm-hmm. So, there was that smell. Pero mga tol, matapos ang ilang daang taon, pagkatapos ng kalesa, dinala ng mga Kastila sa Pilipinas ang isa sa magiging pangunahing mass transport systems sa Maynila. Ito po ang Tranvia. Ito rin, aalis na. Doon tayo sa Wild Duck. Sa Dewey Boulevard. Mm-mm. Pupunta ka sa Patay. Yung may cultural show. Ah, okay. Sa Patay Cindy. Okay, tara. Isang mamera lang. Para itong maliit na bus na bumibiyahe sa kalsada, hatak pa rin ng mga kabayo. Taong 1888 nang una itong pumasada. Ang rota, Maynila, Pamalabon. Tranvia is streetcar. Mm-hmm. So mass transit na ito. So mm-hmm. even before jeepneys, even before buses, mm-hmm. meron na silang rail system. Yung tranvia, nang gagaling sa Pasig, no? Tatawid ng Pasig River yon, tuloy sa Maynila yon sa Loton, no? Ang one way nun, tatlong pera.
Ang round trip, 5 din, no? Mula Pasig, may sawarap ng simbahan, papunta sa Loton, which is the post office. Ilang taon lang matapos dumating ang Trandia, nagsimula nang marinig ang ingit mula sa mga daang bakal. Tinatag ng mga Kastila ang Ferrocarril de Manila-Dagupan noong 1892. Ito ngayon ang ninuno ng Philippine National Railways o PNR. Pero sa pagdaan ng panahon, kailangan ding makibagay ng Trandia at kalesa. Lalo pa't pagdating ng mga kano, e dumating na rin ang mga kotse. Pero mga kapatid, pagpasok ng mga Amerikano, ang Trandia nag-upgrade. Kung dati ang humihila dito ay mga kabayo, ngayon, di kuryente na. At nung taong 1905, ang nag-take charge dito ay walang iba kundi ang Manila Electric Rail and Light Company, alias Meralco. Uy! Ano ba? Luwag-luwag dito. Si mga wala mga kumisiabayan. Yan ang mati yung tren. Tapos titirik. Tapos tutulong maraming tubig. Tapos yun. Versa dyan. Minum ko na naman. Naglagay sila mas malaking mga tren ng Trandia. No? Mga cars ng Trandia. At it became tulad ng jeep. No? A popular, ano, popular means of transportation. Not only for the yung rich hindi sasakay kasi ma-rich may kotse din, no? But it became a popular means of transportation for the middle class and of course and the lower class, no? At dahil nasa 20,000 pa lang ang populasyon sa kamay nila anon, walang siksikan at walang balyahan sa loob ng Trandia. At pagsapit ng 1913, natapos ang Meralco ang may 12 linya ng mga Trandia. E sa kaso mo, sa lakas ng impluensya ng kulturang kano, ayun, dumami ang mga Pinoy na bumili ng mga sasakyan. Buti sana kung kaya ng mga kalsada natin ang mga dumaraming bilang ng mga kotse. Preno muna, mamaya babalik ang history. Grabe tong sikip naman dito sa Maynila. Di katulad sa lugar namin, sa BGC. Maluwag kaya doon. Eh, ganito kasi pagkakadesenyo ng mga Kastila nung araw. Oh. Pero nung pumasok na yung mga Amerikano, doon na nagsimulang lumuwag, lumapad, at dumami yung mga kali sa Maynila. BGC na lang ako. Sa pagdating ng mga kano, bit-bit nila ang automobil. Remember, ang Pilipinas ay ginawang colony ng Amerika para sa mga Amerikano, hindi mo para sa atin eh, no? Kaya all the comforts of home, if you want to use the American term, has to be brought here. Then of course, Filipinos who were rich saw the beauty of cars and the necessity of faster transportation, started buying cars. Pero bago magsimula ang World War II noong 1941, abay, lumobo na ang bilang ng mga rehistradong sasakyan sa bilang 60,000. Kung tutusin, parang maliit na bilang lang kumpara sa 8 milyong rehistradong sasakyan ngayon sa kasalukuyang panahon sa LTO. Pero dahil konti masikip at makitid ang mga kalsada noon na dinisenyo pa ng mga Kastila, surebol na nag-traffic sa mga kalsada. Sa litratong ito noong 1940 sa Jones Bridge, makikitang may pagbabagal na ng galaw ng traffic ng mga kalesa at kotse. At eto pa, dahil sa masikip na kalsada, hindi maiwasang magbanggaan ang mga kotse, pati na rin ang mga kalesa. Masikip kasi ang kali pa noon, mga one lane, no? Kaya't hindi maiwasan, no, na magkakaroon ng aksidente, no? But slowly, na-relegate ang mga kalesa to the side streets at ang mga kotse ngayon ang nag-occupy ng mga kanin. Kaya mga kano, maya't maya na lang kung magpagawa at magpalawak ng mga kalsada. Mula sa City Beautiful na plano ng sikat na arkitekto at urban planner na si Daniel Burnham noong 1905 hanggang sa pamamalakad ng pamahalaang Commonwealth ni Manuel Quezon noong 1935. Kaya may access roads ka, no? Parang may center and then you have radiating roads outside. Oh. Puro malalaking highways ito. Mm-hmm. And again, since kulang yung pera, it never developed that way. Hanggang sa pumutok ang World War II.
ang wasak ang Maynila. At nawala na rin ang pampublikong transportasyon sa bansa. Ang tranbiya, nagkadurog-durog. At dahil may kamahalan ang muling pagpapagawa nito, hindi na ito binuhay. Pero mga kapatid, pagkatapos ng World War II, ang tranbiya, ulbos, wasak. At ang pumulit, ang umusbong, ay isang sasakyan na hanggang ngayon, ginagamit pa rin natin. Yan ay walang iba kundi ang jeepney. Na kung tutusin, ay resulta lang naman ng surplus ng mga Amerikano. Grabe tol, mula Binondo hanggang dito sa may San Sebastian, hanggang Malacanang, ay naku, may tranbiya. Tapos binulbos lang pala, matindi. Hindi ka ba nakikinig kanina? Yan sinabi ko, napulbos nga. Napulbos? Oo. Oh. Galit kaya yata eh. Gusto mo pulbusin kita dyan eh. Hindi nga. May lang ha. Yan. Medyo shiny na ako eh. Yeah. Ang mga naiwang jeep at truck ng US Army ginamit bilang pampasaherong sasakyan na tinawag na jeepney. At hanggang ngayon, ito pa rin ang hari ng ating mga kalsada. What they do, they retain yung makina, yung katawan, pinalitan, hinabaan, nilagyan ng silya. Pero yung silya ay hindi na paharap, kundi patabi na lang. Slowly na-develop ang ano. Ang jeepney, no? Pero kung sa ngayon, eh marami ang umaasa sa jeep kung saan kayang pagsiksikin ng Manong Barker hanggang 25 sa jeep, ibahin niyo noon. When you look at it, okay yung jeepney sana in the beginning because limited yung population, oo, but also limited yung carrying capacity ng jeepney. So if you look at it in terms of fuel efficiency, maliit ang efficiency ng jeepney. At hindi pa man siguro uso noon ang mga pasaway na driver, jeepney man o pampribado, hindi pa rin maiwasan ang mga aksidente. Lalo't pagtapos ng World War II, mula sa pagmamanas sa kaliwang bahagi ng daan, nilipat sa kanan. Itong resulta. 1945, right after the war, nilipat na namin sa kanan. And then, daming umangal, kailangan mas malaking change time. Mm-hmm. So eventually, I think by July. But that day, ang daming aksidente. Naninibago. Oo, naninibago. Hindi pa sila sanay. And so talaga nagkabungguan. At ayon pa sa Highway Planning Survey na sinagawa ng Amerika noong 1948, matitrace sa mapang ito ang mga lugar na may pinakamalubhang traffic. Sa tinatayang mahigit 1 milyong sasakyang mumbiyahe ng taong ito, 65% ang bumabagta sa mga syudad. At dahil Maynila ang pinakasentro, dito madalas magkaroon ng mabigat na traffic. Look at the plans, ang gagaling sa ng plans, but kulang ng pera. And I think because also of the rapid change in government, yun nga, still, may pera ba, may political will, those are the main problems. At ang pagsisikip sa mga kalsada, nagpatuloy hanggang sa panahon ni Pangulong Marcos. Noong mga panahon na yun, June, talagang hindi na mapigilan yung pagdami talaga ng mga sasakyan at pagsisikip ng mga kalsada. Kaya taong 1966, ipinagkaloob ng gobyernong Marcos ang prangkisa sa isang kumpanya para gumawa ng isang tren, monorail system sa loob ng lungsod. Parang ganito, monorail. Hindi yan monorail. Yung monorail kasi isang buo lang yung tracks noon. Bakit hindi ito, dalawang magkahiwalay. So, double rail. Ang tawag dyan, Automated Guideway Transit. Proyekto yan dito sa loob ng UP ng Department of Science and Technology. Sana pala ilabas ito at para mapakinabala. Alam mo malapit dyan sa Bayton. Gawang Pino yan. Pilipino to. Original concept yan. Ganda. Sana may ilabas ito. 2019 daw. Mga 2019 pwede siguro magamit. Dito lang sa loob ng UP. Tinetesting pa lang ngayon to sa dito UP. Dito lang sa loob ng UP, 2019. One of the first plans to modernize transport in Manila was I think in 67, 66 or 67, may plano sila na magtayo ng monorail dito. Monorail, And it was ambitious. Kasi monorail, it will not take too much ground space. Tapos single rail siya. Yes. And then mass transit system. In fact, may law. There was a law passed to create the monorail company. And then may pera na in a lot. Walang nangyari. This was about 66, 1966. Wow. No? The first of the modern mass transit. Sayang. Bukod sa monorail, may iba pa mga plano inilatag para sa Metro Manila. Pero mga kapatid, ang mas magandang tanong ngayon, alin ba ron ang nasunod? Ang sagot sa pagbabalik ng history.
Ito na nga, hindi na nga napigilan ang paglala ng traffic at pagsisikip ng mga kalsada. Kaya solusyon, tren. Mga kapatid, taong 1973, nagpasa ng isang pag-aaral ang Japan International Cooperation Agency o JICA sa gobyernong Marcos. Ito sana ang tutugon sa paglobo ng populasyon at magde-develop sana sa mga nearby areas. Mga karating na po. Dahil sa lumulobo ang populasyon ng Maynila at dumaraming bilang ng mga sasakyan, kinailangan ng gumawa ng mga bagong daang bakal. Kailangan ng trains natin dito. Not buses anymore, but trains. If you look at the system, trains kasi rapid transport yun. Mass transit. Buses, mass transit din, but on a smaller scale. And then yung smaller levels, jeepneys, bicycles, kalesas, these are feeders. They will lead to the bus stations, they will lead to the train stations. Bottom line, ang train dapat ang main mo. Exactly, or yung train or the bus. Sa isinumiting plano ng JICA, pagkukonektahin ng unang linya ang Quezon City at Las Piñas. Ang ikalawang linya naman ang magdudugtong sa Novaliches at Cainta, Rizal. Line 3 naman ang babagta sa Highway 54 o EDSA. Ang Line 4 mula Marikina pa Zapote. Habang ang Line 5 babaybayin ang Quezon City hanggang Bulacan. So may radiating systems na ito by that palabas. Time. Palabas. So again, the idea of suburbs, city, and rapid transport between that area. Muli nagpasa ang JICA ng pangalawang plano. Nirekomenda nito ang paggamit ng heavy rail para isaalang-alang ang paglobo ng populasyon sa Metro Manila. Pero imbis sa pag-aralan, nagkomisyon ang administrasyon ni Makoy ng isa pang plano, ang Metro Manila Transport Land Use and Development Planning Project o yung M-Metro Plan. At ito na nga ang LRT Line 1 ngayon. Ang kaso mo, hindi nila natansya ang mangyayaring overcrowding hanggang sa dumami ang mananakay. Hindi na kinaya ng LRT 1 ang bilang ng mga pasahero. Mura nga ito, but it's not cost effective. So yung problema sa LRT 1 is maliliit ang cars. So it was designed, yung cars are European style. Which cater to a smaller population. So hindi talaga kaya ng LRT 1. Naudlot ng naudlot ang pagpapagawa ng mga susunod dapat na proyekto. Hindi nadagdagan ang tren at mga daang bakal. All countries in Asia, siyempre, inuna nila yung railroad. Kasi very reliable means of transportation, maraming nadadala. Doon talaga ako nagkamali kung sino mang namuno sa atin, kung bakit hindi inuna, samantalang if you go to Malaysia, India, ginagamit lahat yung railway, Korea, Japan, etc. Hindi rin nadagdagan pati kalsada. Pero ang bilang ng mga nabendang sasakyan, kahit second hand, lumobo na lang ng lumobo. Kaya alam mo naman sa Pilipinas, kahit gaano kaluma ang sasakyan, biyahe lang! The effect of trade liberalization during the time of President Cory Aquino opened a lot of products to the Philippines that were cheap. A lot of cars to the Philippines would of course eventually make progress noticeable. However, the streets were not made for the large volume of cars. Araw-araw, 2 billion pesos ang nawawala sa Pilipinas dahil sa traffic. At magiging 6 billion kada araw pa yan kapag umabot tayo sa taong 2030. Kita mo, ang dami nawawala! Because the movement of traffic means really a movement of people and a movement of the economy. But to have traffic stuck and get stuck in the middle of a highway for the next 3 or 4 hours, that's a different kind of of progress. Kung paano tayo humantong sa gantong kalbaryo, malaking bagay din daw ang impluensya ng mga sumakop sa atin. The American system kasi is I go when I want to go. Unlike in Japan, sama ka sa grupo, you all work together. I think yung dapat sana yung atin was ganun din. Yung sense of pride, yung sense of individualism, doon na. So this concept, you're not going to be part of the crowd. Nako, Jun. So ito lumalabas yan. Kung yung mga pinuno lang natin ay may sense of history, kung tumingin lang sila sa kasaysayan, malalaman nila na itong problemang to, noon pa lang, nalaman na ng eksperto na pag-aaral na predict na, di ba? Hindi ko nga alam ba ito nga. Pero ngayon, tinan mo, ang dami-dami natin sasakyan. Parang metaphor yan eh. Ang dami sasakyan. Pero lahat tayo,
walang pinupuntahan. Naiipit lang tayo sa isang lugar. Nako. Kaya tayo hindi umuulad eh. Mabagal. Alam mo, kung meron lang tayong matinong mass transport system sana, hindi tayo abot sa ganito. Kaya, mga kapatid, yan po ang history natin sa gabing ito. Ako po si Lord Rivera, siya po si Jun Sabayton. At tanda ng kasabihan, ang hindi marunong lumingon sa pinanggalingan, maiipit sa traffic. Tara, tama na daldal. Maglakad na lang tayo. Sige, maglakad ka. Mas mabilis pa. Magbabike ka. Sige. Magbike ka. Magka-cancel ka pag nagbike ka ako. Mag-Uber na lang ako. Legal na sila ngayon.